na nagchichismis sa akin. Ano, masaya ka na sa nangyari sa akin. Yung mga sulsul dyan. Ito ngayon, ano nangyari sa pamilya namin? Sunog ang bahay, munti na namatay yung mga dalawang anak ko dahil sa kachichismis nyo. Pagsak na kami. Wala na lahat-lahat. Baka may ichichismis pa kayo sa akin. Sabihin nyo na lahat. Hello po. Musta kayo, tay? Hello po. Hello po. Ay, ito lang pala. Ayun, mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang araw po sa atin. At kami po ay nasa San Carlos ngayon, mga kababayan. At may inilalapit sa atin na pamilyang nasunugan. So, samahan niyo ako, mga kababayan, para alamin natin ang kwento at kung paano at kung ano nga ba ang nangyari. Hello po. Kumusta po kayo? Sila. Hello, Nay. Magandang hapon. Hapon na ba? Pwede makiupo. Ayan. Ano pangalan po ni Nanay? Shirley de Guzman po. Shirley de Guzman. At siya po yung anak nyo. Opo. Pangalan mo, kuya? Miguel de Guzman. Miguel. Ilan taon na po? 14. Ayon sa aking nabalitaan, is dalawang anak po yung nasaktak. Sige, Nay, bago ang lahat, Nay, ako nga po pala si Daddy Frankie. May video po ako dyan. Okay lang po ba na yung kwentuhan natin ay upload sa video? Okay lang. So, ma'am, idikit ko lang po itong ano, yung mic. Okay lang po. Excuse po. Ayan. Kay kuya. Ilan taon na si kuya? 14 po. 14, nag-aaral. Okay. Ayan. So, Nay, kumusta naman po kayo? Hindi okay. Hindi okay. Bakit nyo nasabing hindi okay? Siyempre, walang bahay. Walang nasalbang kami. Walang nasalba? As in, wala po kayo? Wala. Paano nga bang nangyari, Nay? Pwede ba naming malaman ng simula? Pwede bang ikwento nyo sa amin? Okay. Sige po, Nay. Nung ano ko sa January ng katapusan yun, ano, pumunta ako patay. Siya patay. Okay, hindi ako nagpaalam. Yun lang sinasabi niya na may kabi na ako. Sinasabi niya na may kabi ako. Sabi ko wala. Tapos yun, nagugulo-gulo na siya. Hanggang nasampal niya ako. Hindi ko sinabi kay tatay yun. Tapos yung pangalawa, kasi marami nagsususul sa kanya kasi na kaysa sumama daw ako sa kabi ko. Sinakayal ko sa ano sa rider. Kaya hindi naman totoo yun. Hinahanap yung rider, hindi niya mahanap. Kaya nagagali siya, kaya hindi niya mahanap yung rider na yun. Sabi niya, na dumaan daw sa bukit, hindi niya naman daw makita. Pag-uwi niya sa bahay, ando na, putulog ako. Tapos may ano na naman, kung sino naman nagsusol, ano naman, sampal naman ako, sampal. May ita pa eh. Buti na ano ng anak ko, yung anak ko isang lalaki. Nakahiga ako noon, ginagano niya. Yung anak ko, inano niya. O yun. Umuwi ako kay tatay. Tapos... Nay, mawalang galang na po. Kasi ang una kong nabalitaan dito, Nay, is nasunugan po kayo. Paano nangyari ang sunog? Paano nasunog ang bahay niyo po? Hindi ko po alam kasi nasa Pampanga po ako. So sa ngayon, nandito na po kayo. Anong pagkakaintindi niyo bakit nasunog ang bahay niyo po? Ano? Dahil sa may nabalitaan siyang may kasama daw akong lalaki. Nagsabi daw. Kaya nga po, yung bahay niyo po, Nay, bakit po nasunog? Sinunog daw ng asawa. Ah, sinunog ng asawa niyo. Okay. So yun ang kwento na kaya na, nagsiselos, kaya niya sinunog, parang ganon. O sige, Nay, kwento niyo nga po. Yung una-una? Opo. Yung una po, ano? Yung una-una, kaya nga, hindi pa ako galit, no? Marami siyang sinasabi na yung hindi maganda sa akin, ano, panirang puri. Pero hindi pinitindi yun.
sinusolve namin doon sa bahay namin. Yung hanggang nasasaktan niya na ako, andun pa rin ako sa kanya. Inubo ko pa rin yung pamilya na yun. Tapos sabi nila parang siya nababaliw. Kaya pumunta kami sa Baguio para makausap ko sila mag-isa. Kaming dalawa lang. Tapos yun, okay pa rin yun sa kay Baguio. Pero pagkatapos namin yung alam nyo na, nung sila mag-asawa, yun, sinakal niya ako doon, binugbog. Yun, takot ako doon, alam, papatay niya ako. Doon sa Baguio? Sobrang. Sabihin ako pala doon, umuwi na kami. Yung kasama ko siya, umuwi pa rin siya. Parang sabi niya, kay isumbong mo kay kapitan niya, hindi ko aaminin niya na binugbog ka, ganyan. Sabi niya, pumunta sa kabila yun, sa kapatid niya. Tagal, andun pa rin ako sa bahay namin. Tapos, nung umuwi na naman, ayan, nagulo na naman siya. Nasinabi na, ewan ko kung saan niya nasagot na, pinipick up daw ako ng rider. Sinasakay ako sa rider. Tapos, sinasakay ako sa rider, yun, hinahanap na yung lalaki ko. Yun, sabi niya sa akin, yun, gulo ng gulo, puro gulo lahat ng ano niya. Tapos, kabasto sa lahat yung mga sinasabi niya. Eh nung yung anak kong babae, sabi niya, tama na mama, sabi niya. Ano niya yung damit ko, punta ka muna kay lolo, sabi niya. Kaya pumunta si tate ko, kinuha niya ako. Kaya umuwi ako sa bahay namin. Yun yun, palagi siya nagkukulog. Palagi, ang una-una sinasabi niya palagi, magpapakamatay siya. Sabi ko naman sa anak ko, tignan-tignan niyo si papa niyo, baka magpakamatay, sabi ko. Kasi hindi na ako makalapit sa kanya. Kasi grabe yung galit niya sa akin. Parang gusto niya na akong patayin. Binantaan pa niya akong papatayin yung kaya umalis na ako. So din, yun. Umalis na ako, nagtrabaho ako. Sa Baguio. Unang trabaho ko yung sa Baguio. Nag-aalaga ng bata. Akala ko, pag alis ko, parang na yung utak niya na narilis niya na wala akong lalaki. Kasi nagpapadala ako ng pira sa kanila. Opo. Di, 8,000 yung monthly ko doon, nag-alaga ng bata. Pero sabi nila, ganun pa rin. Maraming sinasabing hindi maganda sa akin. Kaya di na ako umuwi, nagpapadala lang ako. Pag umuwi naman ako, grabe yung, mas grabe yung galit niya kasi may nasasaga na naman siyang hindi maganda sa akin. Na kaso, kasama ko na daw lalaki ko, ganun. Kaya kung minsan, naiiyak ka na din. Kahit gusto mong buuin yung pamilya mo, wala din. Saka itong nangyari na to, akala ko, sabi ko, babalik ako ng December sa kanila. Yun, itong ginawa niya. Paano ginawa niya, Nay? Sabi niya sa akin, umuwi ka na dito, sabi niya. Sabi ko, di ako makaka-uwi sa December na lang, kako. Uwi ako, kasi namimiss ko na mag-video kay kako. Tapos sabi niya, puro bastos yung sinabi niya kay pinatay ko. Pero narinig ko pala yun na bibili na daw ako ng dalawang kabaon. Hindi ko na intindi, hindi ko naman gagawin niya yun. Tumawag yung anak ko na gano'n ang nangyayari. Ayun. Ano po nangyari, Nay? Tinawag niya na. Hindi niya ako matawagan sa cellphone kasi naka-off yung cellphone ko. Opo. Tinawagan niya yung hipag ko doon sa tinitirahan ko na yung mga kapatid ko, mama, sinaksan ni papa, ganun, sabi niya. Sabi, hindi na ako nakaimin, naka-open na nga ako doon sa Kasi sabi niya, si Miguel, mamamatay na, sabi niya. Sa si Unyo, hindi wala nang maalay, sabi niya. Hindi naka-open na ako. Sumigaw pa ako doon sa pampagay, sa sobrang sakit. Kaya umuwi ako agad. Nung umuwi ako agad, sinamaan ako ni Kuya. Sabi yung hipag ko, punta kami dito. Nakita ko yung mga anak ko, punong-puno salsa. Umiya ito. Kaya, tapos sabi nito, mama, hindi ko na kaya. Sabi ko, kaya mo yan ako. Hindi pa ako matras eh. Umatras ka na ako. Kaya, yun. Kaya, inisip ko yun. Pero yung bahay namin, hindi namin inisip na susunod yung, alam namin yung sunod, pero wala na kami pakilam, inaano ko lang yung buhay ng anak ko. Kaya sabi ko kay Lord na, kahit mawala lahat sa amin, huwag lang yung dalawang anak ko, sabi ko. Mabuhay sila, sabi ko. Yun sinasabi ko.
Tapos yung sasabihin, tutubuan daw sila. Sabi ko, hindi muna, hintayin nga ako, ako. Sabi ko sa doktor, bakit may kasagurado ang bang mabubuhay sila pag lalagyan ng tubo, ako. Sabi nila, 50-50 daw. Sabi ko, nagalit ako doon sa doktor. Sabi nila, lalagyan ng tubo, sabi ko. Kasi yung hininga daw, parang kaunti lang daw, hahabulin doon. Sabi, yung sugat nila, hindi nila kaya eh. Tapos yung tubo na naman ka ako. Kaya hinihintay nila ako. Tapos kinausap ko to na yung kalmas siya, parang hindi siya susukan ng dugo. Yung sa awa ng Diyos, umano yung hinga niya nung dumating na ako. Pero hindi na siya natumbuan. Pero pinapalins nila sa sakit. So ilan anak niyo po ang ibig sabihin na bukod sa panagsusunog ng bahay, sinaksak din yung dalawang anak? Nauna nang sinaksak sila bago pagsunog sa bahay. Ito, nakita niya yung kapatid niya na sinasaksak, natulog daw eh. Natulog yung kuya niya. Uh-huh. Tapos nung yung nandun kami sa ospital, medyo okay na. Yun na, yung bahay namin, ganun. Nagano na kami. Kasi wala, sunog lahat. Pati motor, yung hanap buhay motor, lahat, gami, wala. Sunog. Alam mo yun, pinaghirapan mo buong buhay mo na magdamag ka magtrabaho hanggang gabi para mabili mo na gamit na yun. Tapos sa isang higla lang, boom, wala na. Nawala lahat. So asaan yung kapatid niya na nasaksak? May pinuntaan yun, ayun dyan na. Ayan din. Oo, kasi umiiyak kayo pinapasyar. Bakit siya umiiyak? May takot. Ngayon, wala na. Hindi kami makaumpisa pag ganito. Urong tayo konti na. Okay lang, para tabi-tatlo. Ayan. O, dikit-dikit lang. Dikit ka, kuya. Ayan. So siya. Mas panganay siya. Ano daw? Kuya, ano pangalan ni kuya? Marcelino. Sorry? Marcelino. Masuelo? Marcelino po. Marcelino. Ilang taong ka na, Marcelino? 11. Si kuya naman? 14 po. Sino ang mas maraming saksak? Siya. Ikaw na puruhan. Saan siya sinaksak ni tatay? Dito, sa mga mukha o. Ito, may dila pa yan. Tapos... Ay, ito. Marami, bakit marami? Allah. Bawal pakita yun. Dito po. Hanggang sa likod. 11 kasi itong saksak niya. 11 ang saksak niya. Ito, 8. Siya naman. Anong ginamit niya? Sirilyo po. Unang sinaksak sila sa kasinunog yung bahay? Mm-mm. Anong ginamit pang sunog? Yung grabis po. Tapos may gasolina, ganon? Opo. Ito, nakita niya yung pangyayari ng sinasaksak ito. Nakita mo nung sinasaksak yung kapatid mo? Anong ginawa mo nung sinasaksak yung kapatid mo? Binuksan ko yung pintuan. Tapos nakasarado po. Nakalak yung pinto? Opo. Tapos sinabi ko kay papa ko, tama na yan papa, sinabi ko. Oo. Tapos ako na yung sinaksak niya. Ah, bali unang sinaksak niya to, tapos sinunod ka. Po. Lasing ba yung tatay mo nung... Hindi. Hindi siya lasing? Opo. Hindi ka ba niya, bago mangyari ang lahat, hindi muna niya kayo kinausap? Kinausap niya kami. Ano sinasabi niya? Matutulog na kami daw. Ah, matulog na raw kayo. Pero hindi ka pa natutulog? Nakikita ko na yung Hindi alam niya Tagalog. Pwede sa pangasinan? Oh, sige. Pangasinan mo. Kino na may... Ang taklay walay bumbantong kutsilyo. Ah, nakikita mo na may hawak siyang kutsilyo. So nararamdaman mong may masamang balak yung tatay mo? Opo. Tapos ikot na ikot. Tawala. Nakita ko na sinasaksak niya na ito. Sinasaksak niya? Anong nararamdaman mo nung sinaksak niya?
Parang umiiyak na ako. Umiiyak ka? Hindi ka lumaban? Lumaban ako din. Hindi ka talaga nakatakbo? Opo. Hindi ka tumawag ng saklolo sa kapitbahay? Ano lang po? Umiiyak lang kami? Anong oras nangyari yon? 8 po. 8 ng gabi. So ngayon tapos na yung pangyayari. Naalala mo pa ba yung mga nagawa ng tatay mo? Opo. Nasaan na ngayon ang tatay mo? Nasaan na po, police. Nasa police station na, nakakulong na. Hindi ka na natatakot ngayon? Kunti lang po. Kunti na. Huwag kang matakot. Mag-pray ka na lang kay God. No? Opo. Kuya Marcelino, si Kuya Marcelino, Marcelino, natakot ka rin? Ano sasabihin mo kay tatay ngayon? Siyempre, mapapanood niya yung video natin. Ano sasabihin ni Kuya Marcelino sa tatay mo? Sasabihin mo lang kay papa mo. Ano sasabihin mo sa papa mo? Ano sasabihin mo kay tata mo? Sabi mo yung nasa puso mo. May mensahe ka ba sa tatay mo? Sige, sabihin mo. Anong mensahe mo kay papa mo? Sige lang. Sa akin ka lang tumingin. Ha? Anong sasabihin mo sa papa mo ngayon? Natakot ka ba nung gabing yon? Nagulat ka paggising mo, sinasaksak ka ng tatay mo? Yung mga kababayan, dahil siguro sa kanyang trauma, kaya hindi pa mapagsalita ang bata. Kailan nga ba nangyari yun, Nay? Ilang araw na nakalipas? Nung Lunes pa yun. Nung Lunes. Ngayon, ano naman ang sasabihin mo sa tatay mo? Bakit ginawa yun sa amin po? Kano? Mabait sa amin po yun. Mabait si tatay. Nagtataka ka rin ba? Bakit niya nagawa ito? Yung mga ganun? Alam ko naman yung tatay niyo, hindi niya siguro kagustuhan yung maaring may problema lang siya, no? Hindi rin natin siya pwedeng sisihin kasi hindi natin alam. So, ipag-pray lang natin yung tatay niyo. Walang magulang na hindi nagmamahal sa mga anak. Gaya ng aking sinabi, siguro may malaki siyang problema na hindi niya nakayanan. So, ipag-pray lang natin. Mag-pray kayong magkakapatid, sama ng mama nyo, no? Ngayon, kuya, mapapanood ng tatay mo ito, ng papa mo. At syempre, hindi rin madali yung kanyang sitwasyon doon. Ano ang mensahe mo sa kanya? Maingat sa ano. Kung ano po. Sige, kahit sa Pangasinan, para mensahe mo lang para sa tatay mo. Ano po? Okay ka lang, kuya? Sige. Okay lang. Sinanay na lang. Nay, paano ngayon yan, Nay? Paano yung araw-araw na pangailangan nyo ngayon? Saan, anong trabaho nyo po ngayon? Sa Pampanga ako, pero hindi pa ako nag-work. Hindi pa ako magtatrabaho. Nay, excuse lang po. Dikit ko lang itong isa. Mula nung nangyari yun, dito pa kayo. So, anong balak at plano ninyo po ngayon? Magtatrabaho, siyempre. Walang magbubuhay sa mga anak ko, pito. Ah, pito ang anak. Nag-aaral sila lahat. Anim yung nag-aaral. Tapos? Tapos, ako lang ang asahan nila yan. Ito yung bunso? Ang problema lang dyan, yung bahay.
kung mapagawa yun, alis kayo pa paano, pangkain lang namin sa kanon. Ang araw-araw ang hanapin namin. So, saan kayo ngayon nakatira na eh? Ay, bali dito kayo. Pansamantala dito. Kanino bahay po yan? Yan sa kapatid po yan. Anong nila, rehouse nila yan. So, yung bahay na nasunog yon sa inyo pati lupa? Yung lupa, mana ng asawa ko. Pwede ba natin makita yung bahay na nasunog? Pwede tayo pumunta doon? Okay lang. Mapuntahan natin. Okay, let's go. Sakay na kayo sa sasakyan. Sabay na sila. Tapos ibabalik ko rin kayo rito.